Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa ika-apat na tayong linggo ng ika-apat na markahan. At sa linggong ito, may panibago tayong aralin at kwento na matutuklasan. Handa na ba kayong magsimula sa ating aralin sa linggong ito? Kung handa na ay halina't magsimula! Sa linggong ito, ang aralin natin sa gramatika ay ang uri ng pangungusap. Ngunit ano nga ba ulit ang pangungusap? Okay, kapag sinabing ang pangungusap, ito ay maaaring isang salita o lipon ng mga salitang nagbibigay ng isang buong diwa. Ito ay laging nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas. Ano-ano nga yung mga bantas? Tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. Ngayon, dumako na tayo sa uri ng pangungusap. May limang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ito yung pasalaysay o patrol, patanong, pautos, pakiusap, at padamdam. Magsimula tayo sa pasalaysay o patrol. Ang pangungusap na ito ay nagsasalaysay ng pangyayari o katotohanan. Okay? Ito ay nagsasalaysay lamang o nagkukwento at ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, talagang mapagmahal ang mga magulang. Okay, yan ay pasalaysay. Another, ang mga aso ay tumatahol. Ano pa? Ang mga bata ay naglalaro. Ano pa kaya? Okay. Lumalangoy ang mga isda. Yan ay mga pasalaysay o patrol na pangungusap. Ngayon, dumako naman tayo sa patanong. Ang patanong naman, ito yung uri ng pangungusap na nagtatanong o nag-uusisa tungkol sa isang paksa, impormasyon, o detalye. Again, pagpatanong, nagtatanong o nag-uusisa. At ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, gaano tayo minamahal ng ating mga magulang? Another, ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Okay? Ano pa kaya? Okay, pwede rin yung ano ang hilig mong gawin? Yan ay mga patanong, nagtatanong. Next, pautos. Ang pautos naman, ito yung pangungusap na nagsasabi ng tungkuling dapat gawin o nag-uutos. Okay? Ito rin ay nagtatapos sa tuldok. Okay? Ang pinagkaiba nito dun sa pasalaysay, pasalaysay nagsasalaysay lamang or nagkikwento. Pag pautos, nag-uutos. Okay? Nagsasabi ka ng dapat gawin. Halimbawa, sundin mo ang payo ng iyong mga magulang. Another. Pumunta ka dito. Another. Halika, lumapit ka sa akin. Yan, yung mga pautos. Inuutusan mo yung sinasabihan mo nung pangungusap. Okay? Next, pakiusap. Ang pakiusap naman, ito yung nagpapahayag ng magalang na paghiling. Ito ang pinagkaiba niya sa pautos. Ang pautos, basta ka lamang nag-uutos. Sa pakiusap, ginagamitan mo ito ng paggalang. Okay? Ito ay maaaring nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. Halimbawa, pakitulungan mo ako. Or, maaari mo ba akong tulungan? Okay? Hindi siya kagaya ng pautos na basta lamang nag-uutos dito, gumagamit siya ng paki o maaari. Okay, upang mas magalang itong pakinggan. Next, padamdam. Ito naman yung mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Okay, ito ay nagtatapos sa tandang padamdam or exclamation point. Halimbawa, napakabait mo. Naku, narito na pala kayo. Naku, narito na pala kayo. Okay, kung mapapansin ninyo, parehas lamang itong dalawang pangungusap na ito, itong ikalawa at ikatlo, ang pinagkaiba lang nila, yung tandang padamdam isinulat dito sa naku, at yung isa naman ay nilagay dito sa hulihan ng pangungusap. Parehas lamang ibig sabihin yan. Yan pa rin ay padamdam na pangungusap. Okay?
Dahil parehas naman yung nagpapahayag ng matinding damdamin. Ngayon, dumako tayo sa inyong pagsasanay. Sa pagsasanay na ito, nais kong isulat niyo lamang sapat lang ang uri ng pangungusap. Gamitin ang mga sumusunod na titik. PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos, at PK kung pakiusap. Okay? Number one, hoy, bawal sumingit sa pila. Ano kayang uri ng pangungusap ito? Number two, mahaba pala ang pila tuwing umaga. Number three, pakitulungan ang matanda sa pagsakay. Number four, may bakanteng upuan pa ba? Number five, huwag kang sumabit sa jeep. Okay? Sagutan ang pagsasanay na ito. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, para malaman ko kung naintindihan ninyo ba talaga ang aralin natin sa linggong ito. Okay? Halina at tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, number one, ito ay padamdam at gumagamit ito ng tandang padamdam. Number two, ito ay PS or pasalaysay. Ito ay nagsasalaysay lamang. Number three, PK, pakiusap. Kung mapapansin ninyo, gumamit ito ng paki, pakitulungan. Number four, ito ay patanong. Gumamit ng tandang pananong. At nagtatanong ito. Number five, ito ay pautos, nag-uutos. Okay? Ha, naintindihan ba ninyo ang ating aralin? At marami sana ang kasagutan ang tama ninyong kasagutan sa ating pagsasanay. Para sa linggong ito, ang inyong takdang aralin sa kwento, basahin ang kwentong Bawal Bumili ng Karayom sa Gabi mula sa pahina 334 hanggang 338. Basahin at unawain itong mabuti. Matapos ito, gawin ang pagpapahalaga mula sa pahina 342. At para naman sa gramatika, gawin ang gawain A mula sa pahina 344 hanggang 345. Sa pagpapahalaga, bilugan niyo lamang ang yang sinulid ng pahayag na nagsasaad ng kagalakan para sa tagumpay ng iba, okay? So, bibilugan ninyo yan, yung shape na nandyan. I think sinulid yan, bilugan ito. Kung yung pahayag na nakasaad sa bawat bilang ay nagsasaad ng kagalakan para sa tagumpay ng iba. Yung masaya ka sa tagumpay ng ibang tao. Okay, bibilugan nyo yan kung ito ay nagsasaad nito. Kung hindi naman, ay hayaan nyo lamang na walang bilog dito. Okay? Para sa gawain A naman, isulat nyo lamang sa bawat patlang kung ito ay pasalaysay, patanong, padamdam, pautos, o pakiusap ang sumusunod na mga pangungusap. Again, isulat lamang ang uri ng pangungusap sa bawat patlang. At sa box naman, isulat ninyo ang tamang bantas. Kung ito bang ay kinakailangan ng tuldok, tandang pananong, o tandang padamdam, isulat sa box or dito sa kahon ang angkop na bantas para sa pangungusap. Naintindihan ba ang inyong gawain para sa linggong ito? Naway naintindihan ninyo ang mga kinakailangan ninyong gawin at ang aralin natin sa linggong ito. Huwag kalilimutang ipasa ito sa Class Dojo upang makita ko ang inyong mga kasagutan. Naintindihan? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!